Yo! Kumusta mga kahabi? Kumusta kayo dyan? Kumusta kayo? Kumusta ako masama ko sa... Ayoko magpakita sa inyo ng mukha kasi post-to-post ako ngayon. Napakainit. Napakainit talaga dito sa Saudi Arabia. Pero isa itong Wicked Wednesday episode. So ano ba ang i-feature natin? Siyempre yung mga super super wild exotic natin na mga alaga. Pero ayun na nga, meron akong good news guys. Kasi alam nyo naman, 'di ba, na meron akong Arabian Black Scorpion. Ayan siya. So hanggang ngayon wala pa rin siyang pangalan dahil hindi nyo pa ako binibigyan ng pangalan sa kanya. Pangalan niya. Okay, ayan siya. Hello, 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 hello ka sa kanila. Hoy, hindi ka camera shy ngayon ah. At mga kahabi, ang aking mabuting kaibigan na si Desert Wings, okay? Yung channel niya linked on description. Ang aking mabuting kaibigan ni si Desert Wings ay nakahuli ng isa pang Black Arabian Scorpion. Ayan siya. Oy, hindi ikaw. Alam kong black ka. Huwag kang maingay dyan, Negi. Ayan. Mas maliit ito. So, ito ang i-feature natin ngayong gabi. So, hindi lang ito. Meron pa mamaya. Pero, wait lang kayo dyan. So, ayan siya mga kahabi. So, ayun na nga. Hindi ko alam kung anong gender nito. Kasi hindi, kararating lang niya actually kanina. So, hindi ko alam kung siya ba ay male or female. Pero mas maliit siya dun sa ating naunang Scorpio. Tignan niyo naman ang size difference nila. Guys, ito po ang kanilang diferensya. Yan. So, ko-compare natin. Yan na, yan, ganyan. So, yung nauna ko, mas malaki at mas mataba na talaga. Sobrang taba nito kasi kumakain to ng mga dalawang ipis kada 3 days. So, dadayitin ko muna yan. Habang hindi ko pa nalalaman ang gender nitong isang bago. Ayan. So, try natin siyang galawin, guys. Pero ako natatakot ako eh. Natakot ako una kasi ang baba nung kanyang enclosure. At baka magalit. Pero, try ko lang. So, ayan na. Hindi ko din alam kung paano pa mag-gender ng ano. Pero, usually, nagbe-base sila sa katawan. So, kapag mas slender daw yung body, male. At kung mas bilugan, katulad nito guys, ito, mas bilugan talaga tong isa eh. Ayan o. Sobrang bilog nung kanyang chan. So, yan. Ito siya ay female to. Ito guys, hindi ko pa masure eh. Mga kahabi, hindi ko pa talaga masure itong isa. Kung male ba siya. Pero para sa akin looks male eh. Kasi ang diretso lang yung kanyang katawan. Okay? Tapos kung makikita nyo, ang laki ng buntot niya sa kanya. Almost parehas na size nung kanyang katawan yung kanyang buntot. 'Di ba? Kaya nga sila fat tail kasi malaki talaga yung tail nila. Pero eto kasi sobrang laki eh. Tignan mo naman to. Tignan mo naman itong sa female oh. Hindi naman ganun, 'di ba? Hindi naman halos kasing laki ng katawan yung kanyang tail. So mag-research pa ako. Aalamin ko pa kung ano kasi parehas silang wild caught, guys. Okay? Pareha silang nahuli sa disyerto. So, mga native yan dito. Kaya, ayun. So, moving forward, itabi muna natin sa sila. Merong kasing nangyaring kakaiba na naman. Ito guys, yung aking cylindrical skink. Okay, common lang naman to.
At pumanaw na siya, mga kahabi. Siguro dahil sa katandaan. Pero ayan, pumanaw na siya. Hindi na siya kumakain eh. Kaya ano pa nga bang gagawin natin, mga kahabi? Eh di ibibigay na natin to sa ating paboritong tagakain ng mga butike. So kunin natin ngayon si Sina. Okay. Ayan, mga kahabi. Ito na. Ito na si Sina. Tignan natin kung trip niya bang kumain ng butiki ngayon. Kunin ko lang to. Let's unleash the beast. Total Wicked Wednesday naman ngayon. Tabi muna natin itong ano. Ayan, si Sina nagutom. At inaalikabok na. So, ibigay natin sa kanya to, guys. Uy, grabe tumalon. Mo ako tinatalunan. Binibigyan nga natin ng pagkain eh. Ayun. Sinakpal na niya. Nalagdag pa yung tweezers ko. Magpakuha ka naman. Sarap ba? Wala bang pasasalamat dyan, Sina? Ayan, so kinain na niya, guys. At tignan nyo naman. Ang lalagyan ni Sina ay malinis pa rin talaga. Hindi pa rin nagkaka-molds or kahit ano. Pero mga kahabi, okay? Tabi muna natin siya. Meron din akong isang bad news. Meron pa akong isang update ng bad news sa inyo ngayon, mga kahabi. Okay. So, ito na, moment of truth. Ito, mga kahabi, ay ang aking Augacephalus ezendami. Okay, anong nangyari sa kanya, guys? Ito na nga. Napabayaan ko kasi sila dahil sa aking trabaho. So, guys, ayan ang nangyari. Nakakainis. So, ito ay ang feeder niya. Okay? Sa tingin ko ito yung gagamba. So ano nangyari? Tatlong araw lang akong hindi nakapag-check sa kanila. Okay? Iniwanan ko siya ng buhay na feeder. Buhay tong feeder nung iniwan ko. Sa tingin ko, kasi nasa loob siya ng barrow niya eh. Sa tingin ko, pre-molt yung SP natin. So, kinagat lang niya at hindi niya kinain. Kinagat niya, iniwan niya. Nagka-molds ngayon yung itong feeder. Feeder to eh. Ayan o. Nagka-molds ngayon yung feeder. Kaya nagka-molds din siya. Ang bilis, guys, nakakainis.
Tatlong araw kong hindi na-check. Tignan mo naman, no? May sapot-sapot po. So, ayun. Yan ang aking Augacephalus ezendami. So, pumanaw na siya. Sorry to tell this, guys. So, kapabayaan ko to kasi hindi ako nakapag-check araw-araw sa kanila. Ayun na nga. Dry species kasi to, guys. So, iniwan ko lang siya. Tsaka fusorial pa. Yan yung baro, oh. Ang ganda. So, ayun. Masakit sa loob ko to. Pero, ayun na nga, mga kahabi. Dito ko natatapusin itong video na to. Maraming maraming salamat sa panonood. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, please like and subscribe my video. And have a good day and God bless.